Lagi nung tatansahin, wala sa small club yan o big club. Ang paglalaban ng ibo, kailangan kahit saan ka lumaban, kesa sa small club yan o big club yan, dapat nandun ka lagi. Kung nasa big club ka, lumalaban ang ibo mo ng parehas na kaya mong lumaban ng sabay sa mga big lop. Yun ang paliwanag ko. Pero kung hindi mo kayang lumaban sa sabay sa big lop, eh tumigil ka nang maglumaban sa big club, mag-small club na lang. Good morning mga kamaster. Ito nga magandang balita. May umuwi sa atin. Itong ibon na to nawala nga siya nung mula na, nung last year, nung Christmas. Sampu nga lang kaming live nun, o 11 sa karera na yun. Fundraise yun eh. Itong ibon na to nilapang ko nga bata, 2 months old, medyo hindi pa nagpapalit yung kulay ng mata niya. Ito nga maganda na siya ngayon. Ano, luma yung sing-sing eh. Ayan, nag-perlay na nga siya. Umbangka! Siguro pinakawalan nga ito nung nakahuli. Mukhang na-hybrid na eh. Dahil ang ganda nga nakatawan. Ito, itatabi na natin. Gagawin natin breeder ngayon to. Dahil ang lahi nga na ito ay winner sa winner. Yung mga nagtatanong kung bakit gagawin kong breeder nga ito kahit ano, kakauwi lang. Eh nilabang nga natin ito, bata nung panahon na yun. Saka nais man sila no, kaya pwede naman to dahil maayos tong ibon na to. Saka gusto ko to, ito yung inaabang ako nga na bumuhay. Saka para ako siya, mahirap pa sa lalaki yung maganda. Pag lalaki kasi gwapo dapat, hindi maganda, hoggy dapat. Gagamitin natin breeder na to. Maganda yung gising natin yung araw na to dahil may umuwi sa atin. Nadagdagan yung breeder natin dahil kukunti na kalang sila. Ilang piraso nga lang yung breeder natin dito. May magagamit na tayong materialis sa susunod na karera. Ito nga mga master, sasagot tayo ng mga katanungan ulit. Master, ano gagawin sa pigeon blue tang at kulay? Paano may iwasan? Hindi nga naiiwasan yun. Iba yung paliwanag nga dito. May nagpapaliwanag na sakit nga raw yun. Pero sa akin nga, iba nga paliwanag ko dito dahil karamihan nga nananalo ko, itimandila. Nasa lahi siguro yan. Wala sa ano yan, wala sa... Kung ano yung paniniwala nyo, bahala kayo, basta sa akin, para sa akin lang to, ha? Hindi ko sinasabing tama to. Yung blue tang nga, paminsan, sa amin, winner nga. Karamihan ng overall champion dito, winner, ano, blue tang. Parang itin nga. Minsan, sa lahi nga yan. Hindi na ako naniniwala sa ganun. Sa mga nababasa ko na iba, meron nagsasabi nga nun, sabi nga nung nabasa kong isang libro, yung Kerotondo nga, magagaling nga yung ibon na ganun. Depende yan. Wala sa ganun yan. Nasa ano nga yan, nasa ibon talaga yan. Pag lahi nila, ganun, wala kang magagawa. Ilaban mo ng ilaban. Pag natalo, okay lang. Huwag na natin pahirapan yung pagkakarera. Basta tilaban mo lang ng ilaban. Pag talo, talo. Yun na lang yun. Pag nanalo, blutang, edi chamba. Ito, isang pagkatanungan. John Asinas, Master, hindi ka ba naglalaban ng inbreed ng parehas na brown? Hindi nga ako naglalaban ng brown nga kasi masyado. Sa inbreed ng brown nga kasi paminsan nga, maganda nga yung sales, mabilis mabenta. Kaya bili-bili lang, baka maubusan. Basta bili-bili lang, baka maubusan. Hindi nga natin mabenta yung mga brown kasi mga inbreed natin, gagawa na yung materialis eh. Sa akin kasi yung brown nga, ang hirap nga, nahihirapan ako. Nahihirapan ako magpalabas ng brown na magandang maganda kaya
Namimili lang ako ng brown na tinatabi ko kagad pag maganda. Tulad nga nung isang superset natin dyan na tinago natin. Bali nga yung sa brown nga, tinatago ko yun pag maganda. Dahil nagde-develop pa ako, nagde-develop ng mga brown dito na magaganda. Pinipilit ko pang pagandahin lalo. Dahil ganun nga yung discarte ko. Ayoko ng ano, gusto ko pag naglabagay ng ibon dito yung ano lang, yung pili ko lang. Kaya pagka paminsan may maganda akong brown, pag na ano, nabebenta rin dahil may mga kaibigan tayo ano, paminsan ay ipamimigay natin sa mga kaibigan natin. Yung mga brown na hindi masyado nga, paminsan ginagamit na natin, dinidevelop pa natin para lalo silang gumanda. Ito nga yung mga bagong brown natin na magaganda. Ito. Eh yung susunod na gagawin natin breeder, basta't bili-bili lang, baka maubusan. Basta't bili-bili lang, baka maubusan. Ayan, yung tatlong brown na yan, puro na yan, mga inbreed yan. Mga halos apat na balik na yan, tatlong balik. Yung mga magulang nga niya na inbreed na. Bali yung pinagmulan nga niyan, yun yung first overall champion noong 2010, kay John Caruncho. Yung brown na yun ay solo winner ng Tacloban. Siya lang ang umuwi na young bird noong panahon na yun dahil pahirapan nga yung pauwian noon. Nagkarga nga rin tayo noon ng young bird, second overall lang tayo noong panahon na yun. Yung ibon nga na kinarga natin, hindi nakauwi ng Tacloban. Umuwi siya after 3 months, kaya talo na siya. Kaya nung panahon na yun, iniisip ko nga, kailangan nga makakuha ako ng mga materialist na matitibay sa panduluhan. Kailangan magaling talaga umuwi ng Tacloban at MacArthur. Kaya lang nga yung Tacloban at MacArthur, mahirap din kasi paminsan. Laging masama ang panahon, saka malayo masyado, kaya bihira lang ang nagkaklak dyan. Minsan swerte nga, minsan may nagkaklak tapos matagal na bago masundan. Ang importante, lagi tayong may pauwi ng Tacloban at MacArthur. Yun ang isang sukatan ko ng pwede tayong makasilat sa MacArthur National Race pagka meron tayong lahi na umuwi ng MacArthur. Dahil paminsan, hindi lang tayo sinuswerte, medyo kapos na yung ibon natin, pero kaya pala. Maaaring na-delay lang sila o napasama sila sa grupo ng mawawala o sa grupo na napapalayo. Basta ang importante, mag-enjoy lang tayo at i-ano lang natin yung pagkakarera. Tuloy-tuloy lang natin. Huwag tayong ano, basta ang gagawin lang natin, bumili lang tayo ng mga kalidad na ibon. Yung mga totoong lahi ng winner na umuwi ng malayo, ng MacArthur sa kanang Tacloban, yun ang kukunin natin. Ganun nga ako mamili ng ibon. Pinipilit kong ano, makuha yung ibon na magagaling. Tulad ng lahi nung kay Reggie. Yung lahi nga nung kay Reggie ay mahusay talaga sa duluhan. Kaya yun na lang ang pinapaikot naming lahi dito. Pinasok ko alam tong brown dahil mahusay din ang lahi nito dahil solo winner to ng Tacloban. At ang pinanggalingan din nito ay mga overall champion noon ni Jimmy Gan. Yun yung old line na pinagmula na kay Philip Tanchipa. Kaya iniingatan tong ibon na to, yung mga gantong lahi na old line na mahuhusay. Nagamit na nga natin to sa apo. Yun nga, yung kay Bulutong nga. Si Bulutong nga yun nga, ginamit natin, complete locking siya ng North. Sa nagtatanong nga, yung North nga, mabilis nga lang pero mahirap din magpa-complete locking. Ang kwenta nga dyan sa North, laging konti lang ang nagpapa-complete locking din. Kahit libo-libo ang track, libo-libo yung ibon sa track. Konti lang, tulad nung nakaraang taon, nasa swerte nga ang MPC dahil ang nag-live nga ay 30. 30 ang nag-superset sa MPC nga. Sa ibang club nga, mayroong 4, mayroong 2, mayroong walang nag-complete locking. Mahirap din ang karera ng North, pero malapit nga kaya mabilis uuwi, pero mahirap magpa-live. Dapat magaling tayo magpa-live ng ibon, magaling tayo sa superset. Yun ang isang basehan ko, saka lagi nung tatansyahin, wala sa small club yan o big club. Ang paglalaban ng ibon, kailangan kahit saan ka lumaban, kesyo sa small club yan o big club yan, dapat nandoon ka lagi. Kung nasa big club ka, lumalaban ang ibon mo ng parehas na kaya mong lumaban ng sabay sa mga big lock. Yun ang paliwanag ko. Pero kung hindi mo kayang lumaban sa sabay sa big lock, tumigil ka nang maglumaro sa big club, mag-small club na lang. Kung ganun pa rin sa small club, wala pa rin mangyayari. Bumili ka na ng mga pundasyon sa mga kilalang pansier.
Lapitan mo na yung mga dapat mo lapitan. Marami tayong kaibigan dyan na mababait din. Piliin natin yung mga mababait na pansier na mabilis mahuli yung kilite. Yun, malalapitan natin dahil ibibigay nila yung totoong ibon na mahusay. Wow! Yan ang tip ko sa inyo, mga newbie. Kayo manghihingi kasi nga, hirapan din ako magbigay na magbigay. Nauubos yung ibon ko, konti lang to. Saka mahirap din manghihingi tayo sa mga ibang hindi natin kilala. Na tulad ng Big Love, baka makainisan tayo. Mas maigi na yung mag-ipon na lang tayo at bumili tayo sa kanila. Ako nga, marami nagbibigay sa akin. May mga nagbibigay din sa akin na Big Love pero hindi ko basta-basta siya tanggap na. Nahihiya rin kasi ako. Gusto ko, bibilin ko na lang. Basta ito mamimili na lang ako sa kanila. Yun nga yung isang discard tip. Ito naman yung isang tanong, Master, paano ka magbigay ng honey? Sinagutan natin nga ito noong nakaraan, pero sasagutin natin ulit ngayon. Paano ka magbigay ng honey sa karera? Ang binibigay ko nga, pag training nga, hindi ako masyadong plain water nga lang ako pag umuwi yung ibon. Pero gawin nyo na yung mga dapat nyo gawin, magbigay na kayo ng mga belgan suit kung gusto nyo. Sa akin kasi nagsusubok ako, plain water lang muna. Lalo na noong linggo, may nag-aabang nga dito, nagugulat sila. Yung mga kaibigan natin na nag-aabang, nakikita nila plain water lang ang binibigay natin. Hindi pa ako masyadong nag-ano kasi nagbibigay ng mga ano eh. Yung mga Delgasol, okay, electrolytes. Hinahayaan ko muna yung ibon natin na ayun lang ang kakayahan nila kung ano yung matira para hindi na ako madurog sa entry sa derby. Mawala na yung mahihina kung mawawala. Kaya lang yung conditioning nga, yung mga maganda nga yung lipad nila, kaya maganda rin yung panahon, kaya sabay-sabay kayo nagdadatingan. Bali, ang bigay ko nga sa honey ay ano, 3 times a week. Nagbigay nga ako ng honey nung nakaraan, may nakuha akong honey, hindi nga masyado maganda, nagtatay yung ibon. Yung pala yung sinasabi ni Roton, na pag sobra ka sa honey, magtatay yung ibon. Yung pala yung honey hindi maganda. Pero yung honey na nakuha ko nga yung kay Press Richie Alan de Leon, yung honey na nagamit ko nga, condition ng ibon kagad. Saka napansin ko, pag binubuksan ko yung mga lalamunan, mga malinis, wala silang ano, mga parang laway na namumuo. Kaya yon yung ginagamit ko, maganda nga, yung honey na yon, yung kay Press Alan Richie de Leon, yun na lang ang ginagamit ko. Mahirap kasi malaman kung totoo ano eh, pero sa kanya subok na eh. Ayun na, masasagot ko yan, 3 times a week, nagbibigay ako niya Lunes, Merkules, saka Bernes ng umaga. Tuwing umaga lang ako nagbibigay niya, hindi ako nagbibigay sa hapon. Pagdating sa hapon niya, plain water lang ako. Sa nagtatanong din kung may pabaon ako sa ibon, wala nga akong binibigay na pabaon. Mayroon ako nakita kay Reggie nga, ginagamit niya yung Reload Plus. Gawa na excellence, yun na lang ang ibigay niyo. Basta kung ano yung sistema niya, kasi kanya-kanyang diskarte yan eh. Pwede niyong gawin yung diskarte namin, pwede niyong gawin diskarte ni Reggie, pwede niyong gawin diskarte ko. Kung ano yung gusto niyong gawin, pwede niyong gawin. Bahala na kayo, hindi namin sinasabing tama yung ginagawa namin. Kasi kami nag-i-enjoy lang sa pagkakarera. Ayun lang masasabi ko, mga kamaster. Hindi nga tayo nakikipagkumpetensya sa ibang pansier. Hindi natin kailangan yon dahil basta ako nag-ilibang lang ako. Yung mga naririnig natin na ibang pansier na pasaway, inihayaan na lang natin. Tinatawanan lang yun pagka ganun. Basta tayo, masaya lang tayo lagi. Salamat mga kamaster. Dito na natin tatapusin itong video na to. Pero magsa-shoutout muna tayo. Shoutout sa'yo, Eduardo Angeles, Diane Abilino, Patrick Bayubog, AgriFarm Top TV, Joshua Serrano, C4 Lock, Sky Patrol Lock TV, Ramon Junior Reno, Tige, Nonilon DC, Elijah Cayanes, Kevin Rivela, Glenn Alipio, Mark Garcia, Sina Santana, Anthony Grande, Reggie Ariago, Jan Pala, Simed Buenavista, Axel Lop. Salamat sa inyo mga kamaster. Sa mga hindi ko na sa shoutout, sasusunod ko na kayo sa shoutout. Dahil masyadong marami na yung ano, yung ma-shoutout natin ngayon. Dito na tataposin itong video na to. Salamat mga kamaster. Bye! Thank you for watching. Like and subscribe.